Bigyan tayo ng info na meron nga mga nagbabantay dyan sa Kingdom Nation ng mga sasakyan, mga SUV na mga nakatinted na hindi bumababa ng sasakyan yung mga nagbabantay. So, di natin alam kung sinong inaabangan nila dyan. Inaabangan ni Gulo nila dyan na bumaba ang Panginoon mula sa langit. O kaya baka inaabangan nila na yung kingdom lumipad. Oh, so ito pa, may isa pa po tayong ano. Nung nakaraan po, pumunta po ang presidente dyan sa Davao at sabi nga nila namigay daw ng mga ayuda dyan sa mismo sa Davao City, namigay daw ng ayuda. Pero secret yun. Hindi nila pinaalam yun because that same day, akala nila, gusto nila sanang maging premyo sa presidente natin na mahuli si Pastor Apollo Quiboloy. So gusto nilang, in-expect nila mahuli si Apollo, pero hindi nila nahuli nung araw na yon, kaya inilihim na lang yung kanyang presensya doon. So hindi na balita na siya ay nagpunta ng Davao, pero confirmed na siya daw po ay nagpunta ng Davao. O yun po yung information na nakarating sa atin. O kaya nga, anong kaganapan ito? Bakit nililihim-lihim ninyo yung pagpunta-punta ng Davao? O kaya ito pa yung, kinonfirm na rin po ito ni Harry Roque na sometime this month ay nandoon po sila sa Davao, namimigay po sila ng ayuda. O siguro, inuunti-unti na talaga nilang pasukin itong Davao. Hindi natin malaman na kasi kung halimbawa ako presidente ng Pilipinas, yung Davao is ano eh, itatanggalin ko na siya sa problema ko. Bakit? Kasi gumagana siya eh. Kumbaga, kung meron kang mga anak, magfo-focus ka doon sa pinakatarantado mong anak. Magfo-focus ka doon sa pinakabobo mong anak. Siya yung aayusin mo para magtagumpay siya. Tama? Imo-motivate mo, tutulungan mo yung itong syudad na ito, itong tangang mayor na to, para yung probinsya niya makaranas naman ng kaginhawahan sa buhay, tama? Ay, putik yan. Napindot ko na naman. Sorry. Na napipindot ko to. Ayun nga. Sabi ko nga, ano, na napaka-corny dyan sa Davao. Oh, napaka-corny dyan sa Davao. Diyos ko po. Yung mga sasakyan dyan, hanggang tersera lang. Oh, tersera. Walang ano, walang kwarta at saka kinta. Oh, primera, segunda, tersera. Oh, ganun lang kasi nga ang bagal-bagal ng mga sasakyan diyan, ang pinakamabilis 40 kilometers an hour. So kapag ikaw nabangga ka, ng mga sasakyan diyan, mas malaki pa yung babayaran niya kaysa sa bukol mo. Wala pa rin bad sound. Inaayos ko na eh. Confirm nga kung may sound. Tinan nyo, may sound wala, ha? May sound wala. Oh, paki-confirm nga kung may sound, di yan, oh. Naririnig ko nga yung sarili ko, eh. Paki-confirm, di ako magsasalita, nagsasayang ako ng pagod, eh. Oh, paki-confirm kung may sound o wala, meron na. So ayun nga mga boss, ang ating gustong sabihin. So nitong mga nakaraan, meron tayong mga information na natatanggap tungkol sa mga nagaganap dito sa Davao. At alam naman natin na simula na talaga, naging mapagmatsyag na tayo. Nagpalit sila ng, noong nagsuspindi sila ng 35 na mga polis, and naglagay sila dyan ng mga SAF. So alam na natin na meron silang plano talaga sa Davao. So hindi na natin alam, tingnan natin kung ang Davao ba talaga yung malakas o mahina. At tingnan natin kung tutulungan ng Davao ng mga karatiga
bayan nila diyan sa sa Mindanao. Oy, mga taga Mindanao, binababoy kayo. Mga taga Mindanao, gumising kayo. Hindi lang to laban ng Davao. Pag ginawa nila to sa Davao na napaka ano, na kayong mga LGU sa Mindanao, ha? Kayong mga residente ng Mindanao, mahal na mahal kayo ng PRRD. Noong panahon ni PRRD, nakafocus siya sa inyo. Wala siyang ginawa kundi mapilitin na magkaroon ng kapayapaan dyan sa probinsya ninyo, dyan sa mga rehiyon ninyo. Noong panahon na kayo'y pinasok ng mga terorista, hindi tinantanan ni PRRD yan. Sa buong Asia, si PRRD lang ang nanalo sa ISIS dahil sa kanyang political will. Ang ISIS, napakatindi niyan. Kahit ang Amerika, hindi nananalo pa sa ISIS. Pero tayo, dito sa Pilipinas, nagwagi tayo laban sa ISIS. So, ipinagtanggol kayo ng ating mahal na presidente noong panahon na siya'y nanunungkulan, hindi niya kayo iniwan kasi lahat ng mga presidente before him, hindi talaga nag-focus sa Mindanao. Si PRD, inayos niya lahat, pati yung ano, yung inyong pinakamamahal na yung yung ano ninyo, yung batas patungkol sa yung gobyerno ng mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Yung Bangsamoro, ano pala yun? Ano na nga pala yun? Yung naipasang batas, pinirmahan ni PRRD na batas para sa Bangsamoro region. Hindi ba? Kumbaga, talagang nag-focus si PRRD sa inyo. At mahal na mahal kayo ni PRRD at siya'y lehitimong taga Mindanao. So, mga kababayan natin sa Mindanao, Muslim, Kristiyano at mga Katoliko ay nananawagan ako, protektahan nyo ang Davao City. Gawa ng, kapag ang Davao nakubgob nila, buong Mindanao kukubgubin nila. Kapag ang pinakamalakas na probinsya ng Mindanao ay nakuha nila, sunod-sunod na po yan. Kapag pumayag po kayo na ang mga Duterte ay babuyin, considering Duterte ng mga ito, ha, lalong-lalo na kayo. Kayong yung mga political clans dyan, kakalusin kayong lahat. Akala nyo kakampi kayo ng mga yan? Akala nyo kakampi nyo sila? Hindi po. Okay, kung kayo mga mamamayan, alam ninyo na yung mga mayor ninyo ay kaalyado na nila po, tsaka kayo po ang gobyerno sa mga probinsya ninyo. Huwag po kayong papayag na kayong mga warrior sa Pilipinas, kasi ang pinakamatatapang po talaga nasa Mindanao. Diyan po sa Visayas, Mindanao, namatay si Magellan, ha? Naging sikat si Magellan sa buong mundo sa pag-ikot niya pagdating ng Pilipinas, namatay yan dahil sa tapang ng mga Pilipino. Kaya parang awa nyo na, ipakita natin ng ating tapang, ating protektahan ang Davao, ating protektahan ang Mindanao. Dahil plano po itong kubkubin ng mga masasamang loob. Yes, Bangsamoro, basic law. Oh, di ba yung Bangsamoro Basic Law, it was actually signed by PRRD, di ba? Oh, hindi ba sabi nga nila yung Bangsamoro Basic Law daw na yan, naantala yan dahil kay Bongbong Marcos eh. Pero ayan, so kaya tayong mga taga Mindanao, kayong mga taga Mindanao, kami mga taga Luzon, kami ay susuporta sa inyong laban dyan sa Mindanao. Ang laban ng Davao City, sa pambababoy sa Davao City ay laban ng buong Mindanao. Kaya mga taga Mindanao, represent